I'm so thankful, I'm so grateful to the Lord Jesus dahil ang kanyang mga salita is always right on time, no? Para po sa bawat mananampalataya na may pinagdadaanan. He'll make sure na darating yung kanyang salita sa oras na kailangan mo ito. Why? Napatunayan ko po kasi yan. As I was scrolling sa YouTube kanina, may tinitingnan po ako sa YouTube, ano, pagkatapos na ganyan, may nakita po akong biglang sumingit. Biglang sumingit na isang, hindi naman po siya ad. Hindi naman po yan tinitingnan ko. Tapos bigla pong nag-play, ano, sa YouTube. Nakalagay doon, gaano kayaman si ganito? Yan na naman eh. Billion ang kita ni ganito. Billion ang kita ni ganyan. And then, right after that, sabi ko, Lord, hindi naman po itong gustong content na tinitingnan ko. Siyempre, ibang content na titignan ko. Yung mga content ng news, yung mga latest, no? Pagkatapos, right there, yung after ilang minutes, yung akin pong whisper app, ano? Yung po ay whisper app na Word of God po, Word of the Lord Jesus Christ ang magpa-pump up. Nag-pump up po kanina ito, itong word na ito. Nasa Romans chapter 12, verse 2. Itong sabi niya, mas maganda po sana yung salin doon. Kaya lang, hindi ko na po nakita. So, ito po ang padala sa akin ng Panginoon na mensahe sa araw na ito para sa inyo na rin po, no? Ito po. Don't copy the behavior and customs of this world, but be a new and different person with a fresh newness in all you do and think. Ibig sabihin yan, be a new and different person. Ibig sabihin, kung ano yung pamamaraan ng mundong ito. Kasi sa mundong ito, gusto lahat ngayon sumikat. Yung iba ngayon gumagawa ng mga paraan para magkaroon ng pangalan, magkaroon ng kasikatan, you know? Pero hindi po tayo tinawag dyan. As I started these vlogs at some, I think, 6 months ago, talagang sabi ko, Lord, sabi ko, gagamitin ko itong platform, ma-honor ka lang. Ikaw ang ma-honor. It's about time na manindigan tayo mga Kristiyano. And natutuwa po ako. Kahapon po, nanood po ako ng isang grabe. Grabe yung patutuo niya. Bagong mananampalataya lang po siya, galing siya sa isang religion na sikat, no? Na hindi mananampalataya. Pero nung naging believer po siya, grabe po yung init niya. Hindi ko po namalayan yung oras. Aba, inabot din pala ng 40 minutes mahigit yung kanyang patutuo. Nalibang po talaga ako. And I was overflowing with thankfulness kahapon. Lord, salamat, may mga ganyang content sa YouTube kako. Kasi ayan ang kailangan ng mga tao na makita at higit sa lahat marinig yung mga mensahe mo. Okay, tingnan niyo po, ulitin ko po yung verse. Romans chapter 12, verse 2. Don't copy the behavior and customs of this world, but be a new and different person with a fresh newness in all you do and think. Then you will learn from your own experience how His ways will really satisfy you. Only the ways of Jesus will satisfy you. Ito po ay hango dito nga po naman sa Romans chapter 12 verse 2 ng The Living Bible. Alam po ba ninyo, napakaganda po ng The Living Bible. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang konting kaalaman tungkol sa The Living Bible. Ang The Living Bible po, for your information, ang pinaka best-selling book sa Amerika mula taong 1972 hanggang taong 1973. Pare-pareho pa po tayong hindi tao noon. A decade away pa bago ko isilang. But okay lang po. Ibig sabihin, ito po ay isang aklat na minahal ng Amerika during that time. I'm so happy na ang number one book sa Amerika ng taong 1972 at taong 1973 ay Biblia. Amen? Ganyan, ang mga tao nung araw may pagmamahal, may pag-ibig sa Panginoong Hesukristo. Nakakatuwa pong isipin yan. Okay. At kung gusto nyo pong, ito pong Living Bible pong ito, nabili po namin ito 2019 pa, dyan po sa may SM North EDSA. SM North EDSA po. Alam po niya yung book sale dyan, di ba? Oh, doon po. Akit lang po kayo doon sa book sale. Tapos,
Makikita niyo po, The Living Bible. Kulay green po ang kanyang, ang tawag dito, cover. Ito po, cover. Hindi po makita, but yan po, nasa litrato, pinicturan ko po. Ayan po siya. Ayan yung actual Bible ko, ayan po. Nasa picture po siya. At tuwang-tuwa ako dito. Tuwang-tuwa po talaga ako. Kasi yung daddy ko po na namatay, ito po ang Bible na ginagamit niya. Kaya lang yun sa kanya po, nag-falling apart na. Ibig sabihin po, nasira na. Nandun po, nakatago, gutay-gutay. At hindi ko na po pwedeng gamitin kasi baka matuloy na po masira eh, sa luma. No? Sa luma po. So, my dad loves Jesus very much. Pag meron akong mga sa buhay dati, mga parang maling ginagawa ko, sabi niya, hindi gusto ni Jesus ang ganyan anak. Gusto ni Jesus, ganon, ganon. Simple ka lang, ganon. Yeah, I remember my dad sa Bible, sa Biblia ito, no? Dahil, yeah, now nandun na siya po kay Jesus, tinatamasa niya na yung eternal life. Okay, so, may paalala po ang Bible sa atin na dapat i-renew na natin ang ating minds. Okay? So, ang Bible po ay talagang nandidyan po para gabayan po tayong mga Kristiyano. Ito po ang ating gabay, giya, amen, guide sa buhay natin sa pang-araw-araw. Tulad po nung nangyari kanina, nag-i-scroll po ako sa akin pong YouTube ng syempre, unang-una, gusto ko malaman yung current events, ganyan. Then, bigla magpapapap yung mga ganon. I mean, ang mundo, no, talagang minsan, talagang gagawa ng paraan ng Diablo para i-distract ka. No? Yan pong sinasabi ko po sa inyo. Eh, maganda yung salin na ibinigay ng whisper sa akin kanina, kaya lang, nabasa ko na kasi. At pag nabasa mo na po yon, hindi mo na po siya mai-retrieve kasi po, hindi ko po alam kung anong salin po yun eh. Pero mamaya i-check ko pong mabuti kasi ang ganda ng salin niya. Yun yung actual word na binigay ni Jesus sa akin. So ito, sabi ko, tingnan ko nga kasi paraphrase. Ang Living Bible po pala ay paraphrase Bible. So ang The Living Bible is a paraphrase Bible na talagang matutuwa kayo. I highly recommend it. Ang salin po ng New Living Translation, ang pinagkunan o ang pinagmulan ay ang The Living Bible. Dito iginaya yung The New Living Translation. So, ang The Living Bible, as I've said, ito ang best-selling book ng taong 1972 hanggang taong 1973. Ito ay inirelease sa merkado, sa market, taong 1971. Okay? Very popular po ang The Living Bible na ito. Ito po ay paraphrase. Okay, paraphrase version po siya na si Kenneth Taylor ang sumulat. Isang tao lang pong sumulat to. Si Ginoong Kenneth Taylor. So, namangha po siya because ang The Living Bible ay kanya pong create para sa kanyang mga anak. Sabi niya, gusto ko maunawaan ng mga anak ko ang Biblia. So, gumawa siya ng isang Biblia which is during that time, 60s po kasi niya ito inumpisahan eh. Alam po ninyo, noong 60s, mostly na mga Kristiyano ginagamit King James Version. So, napakalalim. So, mga anak niya noon, mga bata pa, struggle to understand the King James Version. Kaya nagkaroon siya ng passion para gawin, ay para gumawa ng isang salin ng Biblia na kung saan mababaw ang pananalita, pero accurate. So, ang ginawa niya, inumpisahan niyang isulat ang The Living Bible, I think 1964, kung hindi ako nagkakamali, pakicheck na lang po. At natapos po niya ng 1970. Until 1971, nagkaroon po ng story. Kasi hindi po niya intended na ito ay i-release na i-publish sa tao. Ang wish lang po niya, konting kopya lang para sa mga anak niya, parang ganun. Eh, nagustuhan nung publisher. Ang ginawa ng publisher, ipinublish niya, nagsubok siya ng ilang kopya. Until, the rest was history. Sobrang sumikat ang The Living Bible. Pero syempre, mayroong mga against, yung mga KJV-only movement, like yung mga minamahal kong Baptist. Pero, sorry po kasi ako, I love The Living Bible. Sabi ko po, ang daddy ko, ito ang Bible niya at saka yung Tagalog niya na magandang balita, Biblia. Ayun ang Bible ng daddy namin. So, ito ang lagi niya binabasa. Ang mother ko naman, New King James Version.
So, ako particular, lumaki po talaga ako sa magandang balita, Biblia. Tapos hinihiram-hiram ko yung The Living Bible ni Daddy. Okay, pero mostly in Tagalog yung magandang balita, Biblia. Doon po ako nakakilala kay Jesus. Kasi one day, nung nakilala ko ang Panginoon, sabi ko, ayaw kong pumunta ng impyerno. So may mga track naman na ibinibigay ang Baptist nung araw na naitago, nakalkal ko, binasa ko. Sabi ko, kung hindi pa kita i-receive ngayon sa buhay ko, Panginoong Jesus, kailan pa? Napakabata ko pa po noon, ha? Gusto ko na pong gawin ngayon. So I received the Lord. Wala naman po nangyaring iba. Hindi naman nagbago ang mukha ko. Ito pa rin po ako. Pero yung spirit ko nabago. Meron ako dating mga pananalitang hindi maganda, napansin ko unti-unting nawala. Hindi po biglaan, unti-unti. So, powerful ang word of the Lord Jesus Christ. Okay, so, ang Biblia ang ginagamit ko madalas noon, magandang balita, Biblia. Tapos, hinihiram-hiram ko nga po yung The Living Bible ni Daddy. Kaya lang, pag pinapahiram niya sa akin, ingatan mo kasi may goma pang, naka-ano nga ng goma yun eh. Tawag dito? Oo, nakatali siya ng goma kasi baka ma... baka magkagutay-gutay nga, magkawatak-watak na. Ganun yun. Hindi na po pwedeng paraanan. Tinago ko na lang po. Remembrance. Talagang lumang-lumang-luma na po. Okay? Until nakakita nga po kami nito sa 2019, dito nga po sa SM North EDSA. Marami pa po dyan, ha? Marami pa po dyan. So pumunta po kayo, kumuha kayo ng The Living Bible sapagkat ang Bible na ito gumawa ng history sa buong mundo. Naging popular ito nung... Actually, ito ang number one book of the 1970s. Itong The Living Bible. Okay? So, gusto ko pong sabihin sa inyo, ang Bible, salita ng Panginoong Jesus, kung meron kayong pinagdadaanan sa buhay, dito kayo lumapit, buksan nyo mga Biblia ninyo. Mas maganda sana marami kayong mga salin. Huwag lang isang salin. Mas marami, mas maganda. Bumili kayo. Kung meron naman kayo mga pera, imbis na ibili nyo kung ano-ano, bumili kayo ng mga Bibles po ninyo. Okay? At, opo, na-i-download na po sa app. Pero may disadvantages din po yung pag nasa app. Kasi habang nasa app, nagbabasa ako, marami nagpapapap. Wherein, pag sabuk, magbabasa ako, diretsyo. At ang ganda po ng papel ng The Living Bible, ha? Ang ganda-ganda ng kanyang papel. Sobrang ganda ng papel ng The Living Bible. I love this Bible. Grabe, sobra kong mahal ang Bible na ito. Okay? So, sumagot ang Panginoon. Sabi niya, do not copy. Don't copy the behavior and customs of this world. But be a new and different person with a fresh newness in all you do and think. Then you will learn from your own experience how His ways will really satisfy you. Susubukan ko pong hanapin mamaya sa internet yung salin mismo na ipinadala nito sa akin ni Lord kanina, ni Lord Jesus. Tapos i-screenshot ko po. Kung nakikita niyo po, kung sakali nakikita niyo na po dyan sa inyong mga screen ngayon, nakunan ko po. Pag hindi ko po nakunan, yung Bible na lang po, na Living Bible ang pinicturan ko. Okay? So marami pong salamat sa inyong pagsama. Again, huwag po tayong gagaya sa mundo. Sa mundo, nandyan yung espiritu ng Antikristo. Ang espiritu ng Antikristo, gustong matanya, gustong sumikat. Yung mga ganyan, alisin po natin ang mga mata natin dyan. Magpaka-humble po tayo sa mata ng Panginoong Heso Kristo. Hindi para pagpalain tayo, kundi for our good na rin po. Magulo na po ang mundo. Huwag na tayong makisausaw sa gulo ng mundo. Tayo po ang maging solusyon. Ipahayag natin si Jesus Christ. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, comment po kayo, at higit po sa lahat, i-share po ninyo ang video nito. Naniniwala ako marami ang be-benefit. Thank you po. Jesus truly loves us all.